lang, galing tingnan ini. Hindi, hindi, naputol. Ha? Ah, naputol lang? Okay, ni. Hindi, hindi mahugtan. Hindi masarado. Hindi masarado. Kuha naman ba? Hindi niya siya masarado. Sige, nisaka naman ni niya. Iyan, nasaka na ba? Sige, ulit ato. Oh, nasira ko. Wala ako rin lang. Pero mo tayo. Ay, yung design? Ngabil na. Ngabil ng siya. Ngabil ng siya. Pahugot ng tatano. Pahugot ng tatano. Pahugot ng tatano. Siya. Tos ang tatanidaan? Oo. Cool man. Santai terus ini. Santai. Terus pantas sih udah panas kok. Mana? Sitting kan? Mana aku masih umur? Sitting kan ini sih? Oh. Aku pati nanai. Soalnya nato. Oh. Kabrihan. Kabrihan nih. Later. So ayan mga boss, no, ito na siya yung tinanggal natin kanina doon sa tangki ng air tank ng main engine sa barko mga boss, no. So ito yung air valve niya mga boss, no. Ayan. So ito yung handwheel. Alam niyo mga boss, ang sira nito mga boss is loose thread lang. Ayan, itong thread na to. Ayan, nakikita niyan dyan ang loose thread mga boss. So ito yung pinaka sitting niya sa valve niya mga boss, no. So, doon sa port ng hangin mga boss, ito yung nagsisit yan. Itong may lamat, nakita niyan yan. So, ito yung ganito kalaki ang butas doon sa may outlet port doon sa air tank mga boss, no. So, ito yung nagsisil doon. Nagsisit. So, kung
adjustin mo siya ng pag-ikot mga boss, no? So, ayan. So, pababa or paluwag na ikot or pahigpit na ikot mga boss, no? Ayan. So, ngayon, tatanggalin ko mga boss, ha? Para makita niya talaga na low thread na siya mga boss. Ayan. So, ito yung cup nut niya. Ayan, tatanggalin ko. Ayan. So, tapos, meron siya ditong ayan, ito. Itong pre-sear ng ating flux packing mga boss, yan. So, ito yung nagpipress sa paghigpit natin dito. Once nahigpitan natin itong cup nut mga boss, is mag-ipipress niya itong pre-sear. Yan. Tapos ipipress naman ng pre-sear itong flux packing or itong packing gland natin mga boss, na ipipress niya para hindi makalalabas ang hangin dito mga boss. So, ito yung nagsisilb ng hangin mga boss para iwas leaking. Tapos kung hindi siya loose thread mga boss, is matatanggal to siya sa once na ikutin mo lang siya. Yan, ikutin mo lang siya pa paluwag mga boss, no? Papunta pa higpit yan, ikutin mo siya papunta pa higpit, tapos matatanggal na to siya. So ngayon loose thread siya, ikita niyan, no? Yan. So hindi na kumakagat itong thread sa internal thread niya mga boss, no? So tanggalin ko mga boss, ha? Ganito lang yan siya. Gamitin natin ang multilector. Yan. So, yan. So, ito na ang kanyang pinaka-spindle mga boss. So, ito yung pinaka-thread niya na na-loose thread. So, dito yan. May thread din dito. Dito sa ilalim. Ayan, oh, may thread yan. So, itong thread sa ilalim, okay pa. Itong thread sa spindle niya, ang may sira na mga boss. Tapos, itong pinaka-bulb niya, itong may tiger bronze mga boss, no? Is ikot-ikot lang to mga boss, ah. Yan, so hindi to sumasabay sa pag-ikot dito sa pinaka spindle niya. So itong mga nakita nyo parang stainless steel na pin, is parang lock lang siya mga boss, lock pin lang siya. So lock siya dito sa may slot o groove dito sa spindle mga boss, no? Para freewheel lang siya ang pag-ikot niya. So once nahigpitan siya, yan, pag-ikpit niya, tapos magsisilb na siya sa butas doon sa inlet port, seal niya, tapos pag-igpit, ito lang ang iikot ang ating spindle. So, hindi na ito sasama. Pagluwag naman, so, ito rin hindi sasama sa pag-ikot. Ito lang spindle. Tapos, ang trabaho nito is taga-seal lang, taga-seal yun lang talaga doon sa butas, sa tangke natin mga boss. So, yan lang. Maraming salamat sa inyong panonood mga boss. Sana may nakuha kayong punting kalaman sa aking tutorial ngayon. So, God bless and mabuhay.